Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kitapawan City, 105.7. Joy FM. Oras sa Pilipinas sa 2 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Tinig sudlak sa adlaw, sa sayo sa kabuntagan. Masugunta ang katahumaning kalibutan. Ayan na dayan-dayan ang sanahig matang akalanggaman nga nanagawi ning kabukiran. Ugmo patulong sa pagsalog sa kahapon ug sa dughan nga walay naglaylay, kasing-kasing nga way nagsaplay. Samakan na ko nga sinalikway ay magamay. O sa kamayang bunda ganin yung tanan. Dayon ganin sa inyong durumanon ang Tinig ng Bayan na News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala? Karong adlong Lunes. Metsa 12 ng buwan sa Hulyo 2021. Kini si Tinig 43 sa Jana Andro Tabugok. Maguban kita gikan alas 5 hangtod alas 6 karong bundag. Sa paghatag ninyo nining mga nagunang mga tahog hisgutanan nga angay ninyo masayran karong adlaw. Aman una ka na ha, o sa kamaayo nga bundag sa tanan natong mga kaigalaan karon nga nasa ilang mga panimay sa mga gahigda pa in town karon bangon na aron na sa iyong makahikay nga nasa inyong kusina nga nasa inyong dapog ba. O sa kamaayo nga bundag sa tanan natong mga kaigsoon mga mamumo, mga mag-uuma. O sa inyong subida karon, may uwan gabi no. Pwede rong mag-tapping. Okay, uga-uga ng punuan sa goma. Maayong nga bunta, ganin yung tanana sa itong mga kaigsunan karon. Mga tenderos, tenderas nga nasa nagkadaiya nga mga merkado publiko. Dini sa itong probinsya, lakib na sa mga sigbit na itong probinsya, nganhi sa itong rehiyong maabot sa itong pagsibya, karong nga buntaga. Ara sa Pilipinas, 6 minutos na human milabay, ang alas 5 sa buntag. Oy, happy-happy celebrations, happy-happy birthday sa mga mag-birthday karon. O, ga-birthday karon. Oh. Happy-happy celebration sa kaninyong tanan. Alas 5:06 na ang atong oras. Headlines. Ikala sa kaninyong mga detalye ining atong mga headlines sa karong buntaga. Headlines. Extortion na gitudlo karong nagunang hinungdan na sa pagbutang nining IED nga na sa bus sa usa ka pang publikong bus sa dinhis dakbayan sa Kitabawan. Headlines. Samtang bagong disinfection na rules sa gipalugwa karon sa Kabakan LGU. Headline. Wanted person sikop sa PNP. Headline. Samtang sa atong balitang probinsyal. Headline. Abang alang sa mga sibilyan nga nadamay sa pagkahagsa nining C-130 dito sa Sulu gipanguro sa gobyerno. Headline. Samtang upat ka tawo sikop human nga nagtakin og tagas nga mga matang sa armas og pampabusikad dinha sa may probinsya sa Maguindanao. Headline. Sa atong balitang nasunod karong bundag, single shot vaccine sa Johnson & Johnson na magsugod ng muabot karong adlaw. Samtang pag-ere sa meeting sa PDP laban gi-question karon sa oposisyon. Samtang sa atong balitang international, gatusan ka mga nabakunahang mga Thai health workers nagka-COVID. Samtang Taliban na gipasigarbo karon nga kontrolado na nila ang anaa sa 85% sa teritoryo sa Afghanistan. Ora sa Pilipinas sa 8 minutos na human milabay ng alas 5 sa bundag.
Sa atong pagbalik, una natong iyag-iyag kaninyo mga detalye ining atong balitang international. Kana sa atong pagbalik, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganaan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yan ang nantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo? Sabon na yun, Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko. Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap? Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi. Sige, Kas, yan na rin yung sabon ko. Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis magkinis. Nihamis na, niputi na pod o nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kaya nga no, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap. Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kong guwan sa akong ilong mga katol, gani, sa akong naong motor, sabon sa good. Tapos mo sa mga 1 week siguro, hindi nga lagi ko, nakapte, manggyon. Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM! Para sa Pilipinas, sa 10 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntaga. Sa mga tudling sa atong mga taho, karong buntaga, alang sa atong balitang international. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ano sa 618 ka mga Thai medical workers ang napagan sa COVID-19, bisan pa man nga nakompleto ang pagdawat nining Sinovac vaccine. Ginitaliwala sa record high nga 9,418 COVID-19 cases nga napatik sa Thailand. Kagahapon nga adlaw na ana sa 336,371 ang total cases, lakip na nini ang 2,711 fatalities gikan na sa pagapagan sa pandemya dito sa ilang nasod. Matod sa Thai Health Ministry, ang nasambit ng mga frontliners lakip sa 677,000 ng mga medical workers nga bakunado na sa Sinovac gikan na itong buwan sa Abril hangtod karong buwan sa Hulyo. Anaa sa kapin 600 ang nagkasakit o sa ka-nurse ang namatay samtang usa pa ang anaa sa critical nga kondisyon. I-recommenda usab garon sa ilang ahensya ang paghatag sa third dose o booster shot sa AstraZeneca alang sa mga apektadong healthcare workers. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa laing bahin, nagipasigarbo sa Taliban nga kontrolado na nila ang 85% ng teritoryo sa nasod Afghanistan. Dungan gini sa pagdeklara sa usa ka grupo, ang pagkatangtang sa tanang mga government officials sa isip kabahin sa ilang propaganda campaign. Samtang gipadayag ng Interior Ministry spokesperson na Teraka Aryan nga padayon ang ilang paningkamot aron subling mabawi gikan sa nasampit ng mga rebeldeng grupo ang dakong bahin sa ilang nasod human nga nilalin ang mga sundalong Amerikano dito sa ilang nasod. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.12 ang atong oras. Sa laing bahin, ugdugang tudling sa atong mga tao karong buntaga. Abot sa 52 katao ang namatay human mahitabo kining sunog sa usa ka juice factory dito sa nasod Bangladesh. Matod ni Deputy Director of the Fire Service and Civil Defense Dibashis Bardan nga nagsugod nga mikatag ang kalayo sa ground floor sa unom ka palapag nga building sa Hashim Foods Limited Factory dito sa Rupgang sa nasod Bangladesh.
Paspas nga mi katag ang kalayo nga nasa lain-lain nga bahin sa ilang building tungod usaba sa kemikal nga daling nakatangag niini nga kalayo. Subay sa initial nga investigasyon na tulo ka mga mamumuo ang nabugtuan sa ilang kinabuhi human nga ni lukso sa taas nga bahin sa building human nga masunog ang ilang lawas. Wa na usaba na himo nga dali ang pag-ila sa mga biktima human nga maglisod na sila pag-identify niini tungod nga sa sunog nga nahi aguman na sa ilang lawas. Samtang nagpatigayon na usaba sa DNA testing ang ilang gobyerno aron nga mag-match nga nasa ilang nabiling kabanay og mailhan ang mga biktima. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:14 ang atong oras sa dugang tudling sa atong taho karong buntaga. Nagkalisod garon sa pagpatigayon na sa search operation sa ang mga otoridad sa nahagsa-usab nga 12 ka palapag nga condominium dito sa Florida, USA. Sa mirabayng duha ka semana anaa sa 46 ka mga patayng lawas sa mga biktima ang na-recover sa nahagsa nga Chaplain Tower South Condominium Building. Kung asa anaa kini sa o anaa sa 94 ang nawala o posibleng natabunan sa nasampit ng mga debris. Matuga Assistant Chief Ray Jadala, ikan sa Miami Fire Rescue. Ikan ayon nini nga nagkalisod ang ilang mga ginsakpan uban ang mga augmented forces gikan sa lain-lain mga estado tungod usaba sa kabaga sa mga debris nga nitabon. Oga na hagsa nga karon na padayon pang ginapatigayon ang pagpuhag nini aron nga makita ang mga lawas nga posibleng nalubong sa ilawom. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas sa 5:15 na ang atong oras sa samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga. Walang tudling sa atong balitang international karong buntag, 8 katao ang dayon na bugtuan sa ilang gininhawa human ang usa ka pagbusiga sa usa ka suicide car bomb. Target ang usa ka government convoy sa usa ka junction dito sa capital sa Somalia nga Mogadishu. Matod kang Adyasi sa Abu Musab, ang military operations spokesperson, ang militanteng grupo nga Al-Shabaab ang maoy nagpaluyo kuno sa nasampit nga pagpangatake. Gusto matod pa sa nasampit nga grupo nga pahagsaon ang ilang gobyerno o magpatuman sa striktong interpretasyon sa Islamic Sharia law. Alas sa 5:16 ang atong oras sa atong pagbalik at ang ninyong mga balitang nasunod na human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Ang pangsakahan, tinig ng bayan. Si ang pangutan na nakuri ay sa kuan ba, sa saging nga sakit ba nga kaninga muku ba? Lai mga sakit, mga matay man na, sa may atong solusyon na nga, nga sulba, nga kimikas ba nga, ang makaagapan. Mga matay ang saging nga kudri muku ba? Nga, dali siya na magdaghan, nagan, sakit, dali magdaghan, patay. Ako may saging, hapit hawurot patay ba? Sa may atong nga ngayon buhato na ni. Ako dahi si Pindong, tiga mudos, salamat niyong tanan. Ang muku lang, ang atong ginahimu di at ginakuha na ito na siya. Ang mga material sa atong ginagamit na ato na siyang i-sterilize sa formaldehyde. Formalin siya nga gisagulag tubig na solusyon. Tapos i-notice siya gamito na ito sa pagduha sa mga suckers kung siyang ilubong or sunugong. Mga na itong ginahimo. Para ito siya sa moko. But then, the total eradication sa heels. Mga na siya itong ginahimo. Para sa tinig ng bayan, ako si Nesmaris Peo, ang City Agriculturist ng Kidapawan City. Talakayang pangsakahan, tinig ng bayan. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan pa ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan.
Tapos di ako inaantok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Sasigini mo o kaon kuyaw, ikaw atakihon. Ang tao nga walay pagpakabana sa iyang kaugalingon, dali maigo sa gilaing-laing sakit. Busa, ayaw hulata nga maigo ka. Kay basin mahurot ang imong bahandi. Pakusga ang pangdepensa. Pinagi sa pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule ug apili sa healthy lifestyle. Nagunang sagol sa Bilongga ang turmeric nga napamatud-an na sa taas nga panahon nga dunay gilaing-laing klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial ug anti-cancer. Kayang tunawon sa mga sagol sa Bilongga Gold ang mga bukol-bukol, makapakunhod sa blood pressure, blood sugar, bad cholesterol, puno sa nutrients ug mineral. Bilongga Gold Gold Herbal Capsule, FDA approved, mapalit sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas sa alas 5.20 na sa buntag. Usa ka maayong buntag dahil kay Von Quezon and of course kay Chari. Oo. Ang mga nagapaminaw nga na sa Barangay Saging and kay Doc Sarigumba o mayong buntag. Alas sa 5.20 ang atong oras sa laing bahin og dugang sa atong mga tudling, sa atong mga taho karong buntag. Ha? Sa atong balitang nasunon, magsugod na karong simanaha ang pag-abot nining delivery sa one-shot COVID-19 vaccine nga Johnson and Johnson. Matugang vaccine czar og Secretary Carlito Galvez Jr. ang mga bakuna ang kabahin sa sharing agreement sa Pilipinas sa US og COVAX facility. Ang kapin 3 ka milyong doses donasyon sa Johnson and Johnson vaccine ang i-deploy sa lain-laing mga rehiyon dini sa Pilipinas kung asa gilaumang 100,000 ang pwedeng madawat sa matag rehiyon. Samtang gipawi usaban ni Galvez ang kabalaka sa hamubo nga shelf life sa nasampit nga bakuna o gipaniguro nga paspas kining mahatag nganha sa mga ginsakban na pinaagi sa local government unit. Kumpiyansa ang opisyal nga maabot sa gobyerno ang 2 million shots sa matag simana sa higayong maabot na ang nasampit nga bakuna nga mukabat matod pa sa 16 million doses karong buwan sa Hulyo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin gi-question ni House Minority Leader og bahin muna Representative Carlos Zarate ang pag-ere sa PTV4 sa pulong ni Presidente Rodrigo Duterte nganha sa iyang mga kapartido sa PDP laban. Matud kang Zarate, dili ang ayan nga ang private network sa Malacañang nga i-ere nganha sa government-owned nga PTV4. Kahimo lamang kuno og alibay ang palasyo aron gamitin o gamiton ang pondo sa katawhan alang sa ilang kampanya sa pagkakandidato. Enumdumang gi-ere sa PTV4 sa duha ka oras ang PDP laban meeting ni atong Miyerkules sa hapon. Kung asa subling gipatumaw ni Presidente Rodrigo Duterte ang posibilidad sa iyang pagdagan isip pagka-vice presidente karong umaabot nga 2022 election. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Nagamugna karon ang Department of Trade and Industry kun DTI sa komite nga mupatigayon paghanay sa paghimuong lakang sa Philippine National Standards sa mga sikat nga pagkaong Filipino sama na lamang sa adobo, sinigang, lechon, sisig ug uban pa. Gimugna sa DTI Bureau of Philippine Standards sa Committee on Filipino Dishes ang mga chef o guban pang personalidad sa natad sa food manufacturing, processing o food technology. Tungod sa nagkalain-laing mga pamaagi sa pagluto sa nasampit ng mga pagkaon,
pagalangkuban na o ginangkuban na sa mga food writer, mga blogger o mga vlogger nga gustong aduna na i-standardize ang pagluto nini. Particular ang adobo tumong sa standardization nga pagluto sa adobo nga mapabilin ang kultura nga Pinoy o kung sa unsang pamaagi kini pagalutoon. Pagkwaon sa komite ang tanang mga review o komento sa mga stakeholders sa higayon nga matapos na ang pagdrafa sa Philippine National Standard. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa laing bahin, nisangko na sa 1,397,403 ang ihaba sa mga naayo sa coronavirus disease kon COVID-19 dinhi sa nasod Pilipinas. Ini ang pinakaulahing datos sa Department of Health. Una sa naa sa 6,127 ang nadugang sa mga recoveries. Subay sa pinakabagong datos sa DOH, nakapatig karon og 5,916 ka mga bag-ong kaso. Inungdan nga nisutoy na sa 1,473,025 ang kinatibukang coronavirus infections sa dinhi sa nasod. Sa nasambit nga iha pa, 49,701 ang active cases o 3.4% sa kinatibukang iha pa sa napagan sa virus. Samtang tungod usaba sa... Tungod usaba sa dugang kapina usagatos ka mga namatay nga pasyente kagahapong adlaw, anaana sa 25,921 ang death toll dinhi sa nasod Pilipinas tungod sa COVID-19. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.25 ang atong oras. Ano unang lakbitan kining mga presyo sa atong palaliton dinha sa may mega market ning Dakbayan sa Kinabawan. Ana sa linya, si Tinig Siete Grace Labagnao, Castellano. Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan! Maing buntag, sa karon atong sayron ang presyo sa karne dinhi sa Kinabangon City Public Market. Ang kilo sa baboy, ang boneless or lumo, nasa 240 pesos ang kilo. Ang chan, nasa 240 pesos ang kilo. Ang unod nga na ay bukog, nasa 220 pesos ang kilo. Ang tiil or maskara or bukog, nasa 200 pesos ang kilo. Ang atay, nasa 150 pesos ang kilo. Ang sari, nasa 100 pesos ang kilo. Ang tinay, nasa 50 pesos ang kilo. Ang bungo per kilo, nasa 80 pesos ang kilo. Ang kilo sa kambing, ang unod, nasa 350 pesos ang kilo. Ang ulo or tiil, nasa 200 pesos ang kilo. Ang papait, nasa 150 pesos ang kilo. Ang baka, ang karne sa baka na ang iyahang unod, nasa 240 pesos ang kilo. Ang lumo, nasa 250 pesos ang kilo. Ang ribs or bulalo, nasa 200 pesos ang kilo. Ang ikog or dila, nasa 200 pesos ang kilo. Ang papait or panit, nasa 150 pesos ang kilo. Ang tiil, nasa 150 pesos ang kilo. Ang maskara or expander, nasa 200 pesos ang kilo. Ang atay, nasa 150 pesos ang kilo. Mao kini presyo sa karne dinhi sa Kinabangon City Public Market. Para sa Tinig ng Bayan, ako po yung Tinig Siete, Grace Labagnao, Castellano. Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat, Tinig Siete, Grace Labagnao, Castellano. Oras sa Pilipinas, sa 26 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag ning tagna atong ihatag usaba kaninyo kining taho alang sa atong panglawas. Hatod kanaton itinig do sa Luloy Luswa. Tinig pangkalusugan, tinig ng bayan. Higala, nasulayan na ba nimo ang Yaki Liniment Oil? Hala, kung wala pa, sulay na. Hilabi na kung kanunay nagasakit ang imong likod tungod sa kadaghang trabaho. Kay ang Yaki Liniment Oil makawagtang sa panuhot, mga higala. Ang mga epektibong mga sagol nga herbal plants maay muwagtang sa sakit nga ato ang ginabati. Karong panahon na, dili kalikayan tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Dali mataptan o balatian ang tao. Nga no, tungod sa hugaw nga palibot, dili limpyo nga tubig ang ginainom, daghang bakterya o fungos ang mamahimutan. Himong hinungdan sa skin problem usab. Ang fungal infection o sa mga problema sa panit, hilabi na sa mga bata o mga hamtong. Maghimo kini og nuka o katol-katol sa panit o kung masubrahan og kot-kot, nako, maon ang mamahimong dagko kaayong samad. Ang ubang panit magmala
dry ang uban murag himbis sa isda ug ang uban magbutoy-butoy unsay maayong buhaton aron masolusyonan kini. Ala sige. Oh, inani. Hinlui og limpyuhi og tarong. Unya pamalhon pinaagi sa pagtrapo sa limpyo nga panapton, unya haplasan sa Yaki liniment oil. Mao ka na ang tama nga buhaton. Kay nga no, ang Yaki liniment oil dunay taas nga antifungal properties, patyonia ang mga fungus og bakterya maong dali kini mamaayo. Kinahanglan usab nga kung dunay katol-katol sa lawas, likayan ang mga pagkaon nga makapasamot. Hilabi na ang pagkaon sama sa ginamos, bulad, itlog, talong ug uban pa. Naanapod na. Kulang na lang maingon ay naginhawa. Bito mga higala, inana gyud kung gusto nato og dili ta magsakit, magsunod gyud ta og maayo kung unsaon nga maging healthy kita. Gikinahanglan usab nga pakusgon ang ato ang immune system pinaagi sa healthy diet. Mao lagi ba? Regular exercise, inom og eksaktong kadaghanon sa tubig og Yaki Herbal Capsule isip food supplement tungod kay ang Yaki Herbal Capsule kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa maayong panglawas. Inana manghigala ang atong lawas mura rang gihapog sakyanan ba? Makina sa sakyanan. Oo, pagka nagkadugay na kailangan na gyud og maintenance. Mao ni ang atong istoryahan karon maintenance. Klaroho nato mga higala nga kung problema sa panit, Yaki liniment oil ang iha plus. Sa pagpakusog sa immune system o resistensya, Yaki herbal capsule ang tumaron. O gusto pag yun nimo, ang ato ang kopi Yaki 7-in-1. Tungod nini mga higala, amo ka mo ginaawhag nga magpadala gayod, palihog sa inyong mga mensahe. Mga pangutana ba o kasinatian? Kay basin makatabang man kini sa inyo ha, ilabi na sa mga uban natong mga kahigalaan nga nagpaminaw karon nga wala pagayod na nakumbinsi nga masulayan ang ato ang mga produkto. Bako ka niyang number 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Para sa Pilipinas, sa 30 minutos na human minabayang, alas 5 sa buntag. Daghang salamat, Dinig Do sa Lulu Iluspa. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong iyagyag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Unsa ba gyud kining organic? Organic foods o produktong organic? Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa
Organic eggs, cow layer, native og free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpalechon og organic lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sab kamo palit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-961-3244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa puro kauswagan, New Bohol, Kidapawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5.33 na sa buntaga sa itong mga balitang probinsyal karong buntaga. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Unang tudling sa itong balitang probinsyal, ni arangkada na ang pagpabakuna sa mga preso dito sa Tagum City Jail. Kana ang nanahimong pamahayag ni Jail Senior Inspector Jul Akbar Jamiri, ang warden sa male dormitory. Din anaana sa 75% ang nakadawat sa unang dose sa bakuna kontra COVID-19 nga Sinovac. Nasayrang target nga mabakunahan ang tanang 296 sa inmates sa nasampit nga bilangguan hangtod sa musunod nga duha ka semana karong buwan. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Sa laing bahin, arestado sa mga otoridad ang upat ka tao nga nagabitbit og tagas nga matang sa armas og pampabusika dito sa probinsya sa Maguindanao. Na ilan mga sospek nga sila Taib Gimbalangan, 55 anyos, Merciful Zainuddin, 27 anyos, Ali Muhammad, 25 anyos, og Farhan Saludin, 20 anyos, nga pulos mga residente sa barangay Pidsandawan, Raja Buayan, Maguindanao. Matugang Dato Abdullah Sangki, Chief of Police, Lieutenant Judith Ambong, nga nakadawat sa intelligence report ang ilang buhatan. Hinungdan nga dayon sila nga niresponde og nasikop ang mga sospek samtang sakay sila sa ilang sakinan nganha sa usa ka checkpoint. Nabantayan sa Dato Abdullah Sangki PNP og Bravo Company sa 33rd Infantry Battalion nga mulabayay na nga nasa checkpoint sa barangay Dimampao sa munisipyo sa Dato Abdullah Sangki ang sakinan sa mga sospek. Dihang napara kini, na-recover sa ilang posisyon ang duha ka M16 Armalite rifles, grenade launcher, granada, mga bala o magazines. Sa kansamtangan ng mga sospek, gibalhog na karon nga sa custodial facility sa Dato Abdullah Sangki PNP o Garong Adlawa, laparuho na o kaso. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5.35 ang atong oras. Sa laing bahin, taho gikan sa may south sa Cotabato, nagpaklaro karon ang City Health Office dito sa Jensen nga wala pa nasugdan ang pagpabakuna sa mga anaa sa A4 priority list. Matud kang Dr. Jet Uko, ang labaw sa maong buhatan nga wa pay advice gikan sa Department of Health kon DOH alang kanila nga bakunahan na ang mga economic frontliners. Sa iyang pamahayag nga daghan pa sa mga senior citizens nga way nga adunay comorbidities ang wa pa mabakunahan hangtod sa karon. Gawas pa sa limitado usab ang bakunang gihatag sa DOH alang sa Janssen. Hinon padayon ang paglista sa Rural Health Unit sa mga gusto pang mabakunahan aron kun moabot ang igong bakuna, pagagamito na ang maong lista aron nga matawagan ang mga angay nang mabakunahan. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Karon natong siron ang mga panghitabo og development gikan din sa may Pipalma area dinhi sa atong probinsya. Ana sa linya si Tinig 11 June Villa Soto. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. All right, maraming salamat at magandang umaga. Nahuli na ang isang lalaking na inireklamo ng kanyang mismong asawa ng pananakit sa kanya. Ito ay matapos na ikinasa ng pinagsamang kwersa ng Midsayap Truckers Team ng Municipal Police Station at ng Santa Cruz Davao del Sur na operatives. At dito na nga na tuntun ang isang individual na nahaharap sa kasong paglabag
sa violation ng Section 5 ng Republic Act 9262 na may criminal case number 21-256 na ipinalabas ni Judge Lily Lydia Agdepa Lakindanum, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 24 na nakabase dito sa Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato, at may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Nakilala ang akusado na si Gary Gringuia Ortinero, 40 anyos, may asawa, tricycle driver at residente ng Basilio Residence as Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Agad na dinala dito sa bayan ng Midsayap akusado upang ganap sa korteng nagpalabas ng kautusan upang ito ay maaresto at isinailalim sa proseso upang mabatid nito ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas. Ito nga ay muling nagpaalala ang ating pulisya na huwag na huwag manakit ng mga kababaihan dahil oras na irereklamo ay talaga namang mas balansyado ang mata ng ating hukuman sa karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa usapin ng panahalip. Samantala, dito naman sa bayan ng Balisilan ay ikinatuwa nitong si Board Member Philbert Malaluan ang patuloy na pag-co-construct nga nitong itinatayong Balisilan District Hospital sa Barangay Wadya, Balisilan, Cotabato. Ang naturang ospital ay sa inisyatiba ni Cotabato Governor Nancy Catamco at sa tulong na rin ni Senator Mig Zubiri, kung saan ay sa kauna-unahang pagkakataon at sa matagal na panahon na kung saan umaasa ang mga residente sa nasang lugar ay kailangan pa nilang tumakbo sa Bukidnon o sa Waolano del Sur o din naman kaya dito sa Midsayap kahit mga konting problemang pangkalusugan lamang. Ang pagtatayo nga nito ayon kay Dr. Malaluan ay malaking kaginawaan sa mga Banisilanon upang makamit nila ang kanilang karapatan sa ilalim ng konstitusyon na matugunan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan. Labis naman ay pinagpasalamat ng mga opisyales ng Banisilan, particularmente si Mayor Butcher Alisasis at ang buong sangguniang bayan sa ilalim naman ng pamumuno ni Vice Mayor Juliera Karanay at ang maging mga kabarangayan dito sa Banisilan sa pamumuno ni ABC President Melvin Salvador ang pag-establish nga ng nasabing ospital dahil sa panahon pa naman ng pandemya ay talagang ipinush through di umano ni Governor Catamco ang pagtatayong anitong ospital at malapit na rin matapos kung kaya't sinasabi nila isang malaking tulong ito para sa kanilang mga residente, sa kanilang mga mamayan at ito ay hindi nila kailangan tumakbo pa sa ibang bayan para makakuha ng hospitalization. So yan ang mga latest mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, si June Villasoto nagulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat gobang June Villasoto, gikan sa Pipalma area dinhi sa probinsya. Tinig ng Kanayunan. Wala yung tudling sa ato nga balitang probinsyal karong buntag. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Mamahimo na sumapa nga makaangkon ng Mindanao o gimadang-madang surplus nga 800 to 1000 megawatts sa musunod nga summer o bastante matod pa kini aron sa hapsay nga mapatigayon ang automated election karong May 2022. Sumakang Assistant Secretary Romeo Montenegro sa Mindanao Development Authority. Aduna sumapay sobrang supply sa kuryente sa Mindanao bisan pa man nga misaka sa kasamtangan ang consumption na niini karong panahuna. Sumala sa National Grid Corporation of the Philippines sa mamahimo suma sila nga makasupply og hangtod sa 2998 megawatt apan sa kasamtangan nga demand sa mga konsumante ana alamang sa 1940 megawatt hinungdan nga aduno pay sobra nga 1049 megawatt.
Apan nagiangkon ni Montenegro nga dili pa nila mabuti kun why mas tinatian nga power interruption sa pipila ka parte sa isla nga ginaserbisyuhan sa electric cooperative. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:42 sa atong oras sa atong pagbalik atong suwayang makauban ang okay ato na nga dawaton kini nga taho gikan na dina sa may city government sa Kinabawan, no, alang sa atong lokal nga taho. Ana sa linya si Kaubang Chayla Baldos. Itong mga residente ng Kinabawan City na nagtrabaho bilang mga overseas Filipino workers o OFW ang nakabiyaya ng programa ng City Government of Kinabawan na naglalayong tulungan ang mga manggagawang nakaranas ng malaking pagsubok at nasadlak sa problema sa ibayong dagat. Kaugnay nito, tumanggap ng tig 10,000 bawat ang mga OFW na sina Nelba Disabilie, Nerissa Garcia, Rudgem Agyaman, Cherilyn Eason, Dailin Havana, Nelma Rillion at Evelyn Kumahig. Ginanap ang distribution ng ayuda sa City Cooperative Office alas 9 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 9, 2021 sa pangunguna ni Aida Labina ng HRMO OFW Special Concern. Ayon kay Labina, una nang nakipag-ugnayan ang naturang mga OFW at kani-kanilang pamilya sa kanyang tanggapan at hiningi ang tulong ng City Government of Kinabawan upang makauwi ng maayos ang kanilang mga kaanak na nasa di kanais-nais na sitwasyon o kalagayan sa abroad. Sinabi ni Labina na sa pamamagitan ng maagap na koordinasyon ng city government sa mga concerned government agencies at maging sa pamilya ng mga distressed OFWs ay naging maayos ang pagpapauwi sa mga ito. Piktado ng pandemya ng COVID-19 ang naturang mga OFW maliban pa sa mga mabibigat na problema ng kanilang naranasan tulad ng kaguluhan sa lugar o distrito kung saan sila nagtatrabaho, pang-aabuso ng amo, health concern o pagkakasakit at iba pa. Ayon kay Nilma Rillion, 36, residente ng Barangay Balindog, nagtrabaho sa Kuwait nitong 2020, nakaranas siya ng problema sa kalusugan dahil sa paiba-iba ng amo at delay na sahod. Sinabi naman ni Cherilyn Eason, 30, residente ng Barangay Singaw na nagtatrabaho sa Lebanon kung saan niya naranasan ang lupit ng giyera sa pagitan ng government at armed groups sa lugar. Samantala, si Roger Agyaman naman ay nagtrabaho bilang waiter sa Jeddah, Saudi Arabia noong 2019 hanggang inabutan ng pandemya ng COVID-19 2020 kung saan nahinto siya sa trabaho at napilitang magbinta ng dugo para lamang makakain at makapadala ng pera sa pamilya. Silang tatlo ay kabilang sa mga tumanggap ng tig 10,000 bawat isa sa ginanap na releasing of financial assistance na pinangunahan ni Labina at City Assistant Cooperative Officer Lourdes Gumapak. Ang iba pang distressed OFW na nakatanggap ng tulong ay kinabibilangan ni Nelba Disabelie, Nerissa Garcia, Dailin Havana at Evelyn Kumahig na pawang mga taga Kinabawan City. Pinasalamatan ni Deputy Mayor Joseph Evangelista sa maagap nitong aksyon sa kanilang napakahirap na sitwasyon sa ibayong dagat at sa maayos na papapauwi sa kanila pabalik ng lungsod. Bilang tugon, sinabi ni Mayor Evangelista na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat na makakaya upang matulungan ang mga tulad nilang distressed OFWs. Matatanda ang marami na ring mga OFW na nakaranas ng matinding problema sa bansang pinagtatrabahuan ang natulungan ng City Government of Kinabawan na makabalik sa pamilya at nabigyan ng ayuda upang makapagsimulang muli. Sumasa inyo ang latest news mula dito sa City Information Office Kinabawan. Para sa Tinig ng Bayan, ito si Chayla Failano Baldos, Dalaygon ang Diyos. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Daghang salamat, Kaubang Chayla Baldos, gikan sa City Information Office. Atong pagbalik ang MDRRM sa munisipyo sa Kabakan, atong makauban. Kalambigit niining bagong executive order nga gipalugwa sa ilang pulong ehekutibo o mayor din sa ilang munisipyo. Ang unod niya na atong pagkahisgutan human lamang inipipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga kayupan, mas ganado sa produktong sigurado. MMV's Premium, muabags pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, bakaw, kapayo, kanunay, bakana, o MMV's Premium. Arong paspas ang pagkangko, maayo ang resulta, MMV's Premium, maayong magpatubo. Sweetheart, ready na!
Wow, kasweet ba o? Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee. Hmm, tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart. Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee. Unya, sweetheart, ha? Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7. Joy FM. Oras sa Pilipinas, 47 minutos sa Manmilabayang, alas 5 sa buntag. Adunay bag-o nga executive order nga gipalugwa ang mayor dinha sa Maykabakan North Cravato. Atong isgutan ang unod ni ini atong makauban karong buntag si Sir David Don Saure, ang MDRRM officer sa munisipyo sa Kabakan. Hello sir, maayong buntag. Live ta dinhi sa programang Tinig ng Bayan. Si Andrew kini sir, maayong buntag kanimo. Hello sir. Okay, wa man signal. Okay, ato lamang balikan ang signal ni Sir David Don, ano? Redial lang nato. Adunay bagong executive order nga gipalugwa ang munisipyo sa Kabakan pinaagi sa ilang mayor. Atong paghisgutan tungod kay aduna kunoy kalambigitan gini sa disinfection na activity dina sa ilang munisipyo. Unsay unod nini nga bagong pulisya ang gipalugwa sa ilang mayor aron usab ang masayod ang mga mulupyo dinhang dapita o mga establishment owner dina sa ilang munisipyo. Hello sir, maayong buntag. Live tang ani sa programang Tinig ng Bayan. Okay, wa may sud nga re. Okay, ang signal gikan kang Sir David Don, ano? Okay, alas 5:49 ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Okay, ato lamang i-redial si Sir David Don, ano? Atong balikan sa linya aron na atong pag-isgutan kining bag-ong lakang karon sa lokal nga kagamhanan na dinha sa ilang munisipyo. Okay. Alas 5:49 ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Sa laing bahin o dugang sa atong hisgutanan karong buntaga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Usa ka wanted person ang nasikop ba dinha sa may area sa Makilala North sa Cotabato tungod sa usa ka kaso nga giatubang niini nga pag-release niining usa ka adunay kalambigitan niining violation sa BP bilang 22 o kining pag-issue og talbog nga cheque nga nasa usa ka individual ang nasikop ang nailhang si Elmer Ingalia, 46 anyos, usa ka residente dinha sa Maya, New Cebu, sa Makilala North Cravato. Atong balikan ang signal gikan kang Sir David Don Saure. Hello sir, maayong buntag. Sa taga-kinig ko, nang isang bayan, Sir Andrew. Opo, magandang umaga po. Sir, ano po ang laman nito pong bagong executive order na inisyo po ni Mayor Erlo Guzman, sir? Ito po yung executive order number 16 po na inisyo po ng ating kagalanggarang alcalde, Mayor Erlo Guzman Jr., na ginago na po yung executive order na una po na hindi na po magkataon na pan-isahang disinfection po during Sunday po na katlo, kundi nasa mga pwesto na lang po o mga establishment po kung anong oras po sila mag-disinfect ng kanilang mga pwesto, kumbaga Andrew. Ah, ibig sabihin po, hindi na po mandatory na every Sunday yung disinfection period. Ang establishment owner na po ang bahala kung anong araw sa isang linggo sila magsasagawa ng disinfection, sir. Ganun po ba? Yes, ito nga po, kumbaga Andrew, dahil na po yan ay parang palos po yung ating ekonomiya at ating ginagawang pagtugon no, sa pandemya nito na ating nasa kaugalo. Opo. Sir, ano po yung concrete basis po na isinagawa ng
tawag nito, nagpalabas ng executive order si Mayor na at least baguhin po itong policy na ito? Para din po sa kapag-kapag-kapag ng mga kusyante natin at mga mayan, lalo na itong kanilang pamuli. Ang sa ganun ay, nabigyan naman po, hindi naman po ito kaya ng ating mga kayaan na gawin po yung isang disintensyon. Ito binigyan ng kalayaan ng pwesto nga. Pero ang ating market market po ay doon pa rin pong sagawang resolution po ng ating Bureau of Fire Protection upang sa ganoon ang ating public market ay laging ligtas po nasa pagkontaminal ng kalaban po nating COVID-19 na ito na virus. Oo, hindi po ba ito nagiging tawag ta? I don't know. Hindi po ba ito contrary dyan po sa executive order ng provincial office po na at least kailangan bawat Sunday, every Sunday gagawin ang decontamination? Hindi naman po. Ganun din po ang ibang bayan. Ganun din po. Dahil kalagaan naman po ayon sa ating mahal na gobernador na kanyang pagpapalabas ng city border ng ating mga bawat bayan, ng ating mga bawat talkal, ng sa ganoon ni sila po ang bahala ng kung ano yung nakakabuti po no, sa bawat mamamayan at bawat bayan po. Opo. Sa level po ng LGU, sir, paano po natin mamomonitor na itong isang establishment na ito is nagsagawa o magsasagawa na po ng disinfection in a week? May monitoring team po ba tayong gagawa niyan, sir? Yes, ang ating mga monitoring team, lalo na itong Bureau of Fire Protection. At ganoon po ang local ITF po natin ay lagi pong nagmo-monitor, lalo ng ating mga bipat po, no? Mga bipat po ng ating mga bawat barangay. Opo, ito pong ano sir, disinfections na mention po ninyo sa may public market. Anong araw po ito isasagawa, sir? Mananatili po ba itong linggo? Mananatiling linggo po, alas 4 ng at hindi rin po kung kailangan na pinaklap po ng ating Bureau of Fire Protection at ng ating empleyado po ng naturang tempo ng mito natin. Yung po ang kanyang ginagawa. Dahil alam po po natin ang ating gawain ng Bureau of Fire Protection po ay kailangan po ang gawa nila na kung kailan po talagang bakante po. Okay. Yeah. So, ganun po. So, sir, lipat po tayo. Madalas na po ang mga pag-ulan na mga last week po. May mga pagbahang na itala po sa ibang mga munisipyo. I don't know, dyan po sa Maykabakan, may mga damages po ba? Kumusta po yung mga nasalanta ng pagbaha, sir? May mga assistance na po bang natanggap mula po sa LGU, sir? Yes, yung edit po bang natin na yung ating pasok po talaga po parang basin po rin po na sa kayulaying area po ito lahat ng sa kung nagpagambato. Kaya tuwing may malakas na pag-ulan mula po sa iba't ibang bayan, lalo na po ang upstream municipality po natin, ang Magpet, Kidapawan, Ruas, Antipas, ibababa po kagad yan ang tubig dito sa Kabakan River. At lalo na pag tumaas din ang Rio Grande de Mindanao, itong plan siguro po natin, sigurado po yan may babawahin po ng mga barangays, most specifically mga 14 barangays po. Ang talaga pong padded areas po ng ating bayan. Dito po nakaraan po itong Julio 8 nga, meron po tayong dalawa at tatlong barangay po na talagang sinalanta agad ng ating lakbahan. Palayan po, ang una pong naging epekto nito na may mga binahang mga palayan, 60 hectares po sa Barangay Aringay at 50 hectares po dahil po din po sa Barangay Bangitan. Ano po? At itong dito naman po sa Barangay Lumayong, yung Silumbay na Barangay Kayaga ay mga
estimated 250 household po binaan mga kabahayan. At ang lang nito kasama ng Andrew ay side naman kagad. Ilang oras po ang nakaraan at binipas. Okay, balikan lang nato ang signal no ni Sir David Don Saures. So tulo ka mga barangay ang ilabay ang naapektuhan ining milabay nga pagbaha ni adtong milabay nga semana no dinha sa may area sa Kabakan. Ato lamang balikan sir no naputol ang signal kaganiya. So sir kining mga affected garon nga mga na nag-iya ining mga humayan nakadawat na bag hinabang sir gikan sa LGU sir. Kami sila kahit ba nag-subscribe na po tayo na kami lang mura wala po tayo na okay, but still ang atong Department of Agriculture ginatutuan nila ang areas o tanawin nila o sabay mahimong mga affected na katabangan kung may mga damages kini sa Kabang Andrew. Opo. O sa kabalayan naman o dito naman pong nag-evacuate, wala po tayong litis. Kunti na po sa nilang bakuran ang may mga tulig-tulig sa Kabang Andrew. Okay po. Maraming salamat po sa panahong inyong pong ibinahagi dito po sa programang Tinig ng Bayan, sir. Magandang umaga po sa inyo, Sir Saure. Yes, ako po din nagpapasalamat po sa inyong istasyon ng Tinig ng Bayan program. At tatuwang po ng preso sa pagpapag-informer no, sa lahat po ng ating mamamayan, lalo-lalo sa bayan ng Kabakan, lalo na sa pag-iingat din po, no, pagkaritong tag-ulan at karasangoy at pag-iingat ay laging nakapaganda. At maraming salamat sa iyan, Kawang Andrew. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM! Okay, inyong nadunggan ang MDRRM officer sa Kabakan North sa Cotabato kalambigit ni ining bagong executive order ano. So gilift nila kining disinfection Sunday although wala nila ginasulting dili na pwedeng mag-disinfect. So ang establishment owner na ang mag-decide mag-arrange kung unsang adlaw sa usa ka semana sila magpatigayon ni ining disinfection kay obligado gihapon ang matag establishmento nga magpatigayon sa disinfection. Tinig ng Bayan. O paglimpyo nga na sa ilang mga establishment sa aron nga mapakunhod mapugngan ang kalit nga pagsutoy ni ining kaso sa COVID-19 particular dina sa munisipyo sa Kabakan ug dili kini kontrary kuno nga na sa gipaluwa nga executive order sa provincial government tungod kay mandatory gihapon ang pagpatigayon sa disinfection ang gikonsidera lamang nila ang economic activity usab dinha sa Kabakan tungod kay medyo kusog ang panon sa tawo panahon sa adlaw nga Domingo bisag asa man pud siguro no baga ang panon sa mga mamalit sa adlaw nga Domingo that's why gitagaan nila og oportunidad kining mga establishmento nga makaabli og taas-taas nga panahon ni anang adlaw. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Karon natong karon mamahimong dagan sa panahon karong adlaw kilom-kilom ana sa linya sa gikan Pag-asa DOST si Kaubang Alvin Bautista. Tinig ng Bayan weather update. Weather update. Magandang umaga po at isang masaya na araw ng Lunes sa ating tagapakinig. Narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras. Easterlies o hangin na nagmula sa dagat Pasifiko ang umiira sa buong bansa. Sa pagtaya po natin dito sa lungsod ng Cotabato, Kidakawan, Coronadal at mga karaking bayan nito ay makakaranas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagtulog at pagkidlat lalo na sa takong hapon o gabi. Dulot po yan ng nasabing easterlies. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula Silangan patungong Timog Silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang agwat ng temperatura ay nasa 23 hanggang 36 Antas Sentigrado. Ang araw ay sumikat sa ganap na alas 5:34 ng umaga at aasahang lulubog mamayang alas 6:04 ng hapon. Mula po dito sa DOST Pag-asa Awang Airport, ito po si Alvin Bautista.
tinig ng bayan. Weather update. Weather update. Daghang salamat Kaubang Alvin Bautista. Oy, impunto alas 6 na sa buntag ang atong oras. Musunod na si Kaubang Loy Rosario alang sa dugang hisgutanan na karong buntag. Ha? Atong kauban nga rin si kaubang Grace, kini si Tinig 43, sa John Andrew Tabugok, manamilid kaninyo magaingon. Oy, mayong buntag ay kay Mimi. Oo, di na sa may Mlang North Cotabato, ha? And kay Pipay, o mayong buntag. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Tinig 43, manamilid kaninyo magaingon. Ang nagpakamanang katawhan, may mataog dalungan sa marambuon nga kadilingban. Mayong buntag, kanatong tanan. Tinig.